Hello guys, welcome back sa aking munting channel. So for today's video, may dalawang idea ako na i-share sa inyo. So kung interested ka kung ano ito, dalawang bagay lang naman. Una yung kung paano ba natin matatanggal yung nakaka-distract na nagsasalita kapag binuksan natin yung Bluetooth speaker. Kasi alam naman natin na kapag China made yung mga Bluetooth speaker, may nagsasalita pag binuksan. Yung iba, Bluetooth is ready to fail. Parang ganun, di ba? Nakaka-distract. At malakas yun, di ba? Eh, kung gabi ka nang magsa-sound trip, tapos may natutulog, nakaka-istorbo. At ang pangalawa, guys, kung mayroon ka dyang Bluetooth speaker na gusto mong lagyan ng ilaw na sumasabay sa beat ng music, pwede mong gayahin yung ginawa ko sa video. So, maiksi lang naman to, dalawang video, pero pinag-isa ko na. Bahala ka na mamili. So, guys, sana panoorin nyo. Kasi wala muna akong may upload. Medyo busy. Kaya ito lang muna. Number 1. Isang video na naman po yung gagawin ko ngayon. Simpleng idea or video lang ito, guys, na alam na to ng karamihan, lalo na yung mga mahilig sa magkalikot, mahilig sa electronics, 'di ba? Pero i-share ko pa rin. At least makatulong dun sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi 'di ba, guys, sa mga mahilig mag-sound trip, parang nakaka-distract kung yung Bluetooth speaker mo ay may nagsasalita na Chinese kapag inon tulad nito. Try natin. I-off ko muna. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is successfully. Diba? So nakaka-distract, guys. Kaya naman sa video nito, i-share ko sa inyo yung simpleng idea na pwedeng makatulong para mawala yung nagsasalita na Chinese pag binuksan natin yung Bluetooth speaker natin. Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. So dalawang idea sana yung ma-share ko ngayon, kaya lang wala akong resistor, yung volume. Kaya ngayon ang kailangan lang natin ay switch. Ito. Ito lang, simpleng switch lang. So paano nga ba? Saan natin ikakabit or paano natin ikakabit para mawala yung nagsasalita na Chinese? Diba, guys? Kasi hindi naman talaga mawawala yan totally. Kasi naka-program na yan dyan sa board, diba? Pero yung ituturo ko sa inyo, makakatulong kung halimbawa gusto nyo lang mawala yung nagsasalita, diba? Parang simpleng idea lang to. Ang gagawin natin, guys, kung mapapansin nyo dyan, ito yung speaker, diba? Ang isang paraan, pwede nyo i-cut yung positive, tapos ikakabit nyo yung switch. Gawan nyo na lang ng diskarte, kung halimbawa ikakabit nyo sa labas, para pag inon nyo. So, ikabit na nga lang natin para mas maintindihan. Pero hindi ko ito puputulin kasi sayang naman. Meron naman ako dito ng isang wire. Ito na lang gagamitin ko. Yung idea lang, yung gusto kong ma-share. Ito lang muna yung mga video ko. Kasi busy masyado, walang, kaya ito na lang muna, at least makapag-upload ako. Kuha lang ako ng wire. Magkabit lang natin to dito sa speaker. Dito lang nga lang sa isa, kasi meron naman akong available na sa pang-speaker. Pwede ito na lang, guys. Kasi ito, mas madaling ikabit eh. Ngayon, kakabit natin to dito. Ito yung sa speaker, di ba? Kakabit yan, dyan. Tapos, so parang ganun din. Meron naman kasi akong available na wire na parehas nito. Ito na lang kakabit natin. Tapos, syempre, connected sa speaker,
Ito yung hanapin din natin yung negative. Diba? Kung mapapansin nyo, ang negative niya sa baba, ang positive yung sa taas. Ito. Diba? So ngayon, ang positive sa taas, ito yung kakabit natin sa switch. Ikabit muna natin yung negative dito sa negative na sa negative din ng speaker. So, connected din dyan. Ikabit natin dyan. Ngayon, yung switch. Wala. Wala yung switch. Wala pa. Yan, ito yung switch niya, guys. Kakabit lang natin sa diba, ipatay natin, guys, para mapakita ko sa inyo. Off natin. Diba, pag may connection yan, yan. Diba? Ngayon, lalagyan lang natin ang switch. Yung positive na linya. Parang kinat lang natin. Play tayo ng video. Input output power 10 watts. Yan. May built-in polymer battery na ito, guys. Na yeah, pag pinatay mo yan, mamatay yan. Diba? So, pag nagkaganyan, guys, yan, pag, kapag nakaganito yung switch, ibig sabihin naka-off. I-off natin yung Bluetooth speaker. Halimbawa, nilagyan mo ng switch, diniskartehan mo, kinabit mo sa labas nitong housing ng Bluetooth speaker, tapos di ba ganyan, inon, binuksan mo yung Bluetooth speaker, tapos naka-off tong switch, wala kang maririnig na nagsasalita, di ba, wala, di ba? So ngayon, kabisado mo na din naman yan eh, ang unang ano yan, Bluetooth is ready to fail, parang ganon, di ba guys, kapag pinindot mo yung mode nitong Bluetooth speaker, di ba, pwede mong i-off, di ka makaka- istorbo sa kapitbahay mo kung meron kang katabi na natutulog na, kung halimbawa gabi kang nag-soundproof, di ba, pwede mong i-off. Pag ganun kasi naka-FM yan eh, naka-off yan, di ba, AUX mode. Di ba, halimbawa binuksan mo yung Bluetooth speaker mo, meron ka nitong switch, di ba, ma-off mo agad. Kasi kung dito mo pa i-off yan dito sa Bluetooth speaker, sa board, di, ganyan na talaga yan. Hindi na mawawala yan eh. Unlike dito, meron kang switch. I-off mo. FM na yon. Ngayon, kapag halimbawa, alam mo na na nasa FM na, gusto mo mag-FM, hindi ba ganun? I-off mo agad pag malakas yung ano niya. Tapos, search ka na lang ng FM station. Ganyan, diba? Yung mga naka-Bluetooth naman. Yeah, Bluetooth mode. So at least makakatulong to na pwede mong ma-off. Try natin, i-on natin. Ito na kasi yung available ko na speaker. Tapos gagamit din tayo ng Twitter. Naka-parallel yung Twitter dito sa... Ang isa sana, guys, na i-share ko pa dito na mas maganda. Kaya lang... wala pala akong ano, resistor. Yung volume na pinipihit, mas maganda kasi yon. Kasi pwede, pag yung kinabit mo, parang ganun, yung connection lang ganun din eh. Sa positive na linya mo din ikakabit. Tapos, yun, pwede mo pahinaan. Maririnig mo kasi dun kung, ano ba, naka-FM na. Pahinaan mo lang, ganun. Diba guys? So, yun lang, yung simpleng idea na... sa iba, basic lang to eh. Alam na nila to. Pero, shinare ko pa din. Para, kahit pa paano, makatulong dun sa mga hindi pa nakakaalam. And then, para may upload din ako.
Hello everyone. My vlogs. Don't. Number 2. Simpleng tutorial yung ituturo ko ngayon. Paano nga ba magkabit ng lights, LED lights sa Bluetooth speaker na sumasabay sa beat ng music. So ito lang yung available kong ilaw, LED lights, pero okay lang yon, at least mapakita ko sa inyo yung kung paano ba magkabit. Napakadali lang naman ito, guys. Ito yung Bluetooth speaker natin, naka-open na yan. Yung linya dyan na nakakabit sa speaker, dyan mo lang naman ikakabit yung ilaw. Yung kung saan nakakabit yung positive ng speaker at negative, diba? Ito kasi yung negative niya, yung may red. I mean, yung positive niya. Ikakabit niya natin dito sa positive. Yan, negative, itong itim. Ganun lang kasimple. Pero, syempre, kailangan din ng ano yan eh. Kung anong LED lights ba yung kakabit mo, ilang bulta yung kaya niyang yung kaya niya para hindi agad masira. Pwede mo namang kabitan ng resistor, ganun. So, hindi ganun kadali. Talagang parang may computation pa yan. Pero, para sa akin, ang kinakabit ko dyan, kung halimbawa yung supply ng Bluetooth speaker ay 3.7 volts, ang kinakabit ko dyan na LED lights, 3.7 volts, then 2, 5 volts, ganun. Hindi yon na sisira yung ilaw na kinakabit ko. Halimbawa, 12 volts yung supply ng Bluetooth speaker mo or amplifier, pwede mo yung kabitan ng ilaw na 12 volts din pababa. Kung halimbawa, mas mababa, kasi mataas yung supply, di ba? 12 volts. Eh kung yung ilaw na ikakabit mo, 3.7 lang yung kaya. Kailangan mong maglagay ng resistor para makontrol niya yung papasok na supply, hindi masira yung ilaw. So ganito lang, guys, yun. Ganito lang kasimple. Kakabit lang natin yan sa speaker. Pumunta tayo sa specification. Nakita ko. Yung T2359N, diba? Ay class D power amplifier. Yan, tapos 4 ohms yung impedance. Rated output power 10 watts. Yan. May built-in polymer battery na to, guys, na 1,000. Diba, guys, sumasabay sa wala ka sa natin. Wala kang kasama. Cord, tapos sa iba mo nakapato. Tapos pa lang yung speaker. Ganda naman siya. Ang laki pa. Siguro yung ano nito, mga 6.5 inches. Tapos yun yan, saan niya? Lagay ng TF card or memory card. May FM pala to, guys. Yung aux in niya, DC 5 volts. Dito din tayo magkoconnect ng so yun lang, guys, napakasimple lang. Kakabit mo lang yung ilaw mo dun sa positive at negative ng speaker. Hanapin mo lang yung negative, kabit mo sa negative na speaker, tapos yung positive, kabit mo naman sa positive. Pero dapat alam mo yung kung ilang voltahe ng yung kakayanin ng LED lights mo. Kapag mataas yung voltahe, lagyan mo na lang ng resistor. Pero sa akin, hindi na ako naglalagay ng resistor. Tulad nito, ang kinakabit ko dyan, yung battery kasi nito 3.7. Ang kinakabit ko dyan na ilaw, 3.7 din to 5 volts.
mas mataas. Kaya kayang-kaya niya. Diba? So, yun lang guys. Simpleng tutorial. Sana nagustuhan nyo yung mga pangit na video natin. Thank you guys sa inyong panonood.